So, bubuksan natin mga kasano. Natanggal ko na yung mga screws. So, sabay-sabay natin tingnan yung kanya. Laman. 1, 2. Alright, mga kasan. Simulan natin buksan, no? Meron tayong cutter. So, ganda-ganda nga ang kanyang pack. Wait lang, paano ito kabigat? Kabigat niya makasun. Sisira at ang misa ko. Oh shit. Medyo mabigat. Ayun. So yun mga kasound, ito yun, naka, so sa tingin ko wala namang damage yung kanyang box. So naka plywood, ang kanyang model is Highmark, no? Highmark is BV 1000 volt, 10,000 volts ampere. So capacity is 10,000 watts, no? Power series ito. So yung isang version is value series. Tingnan nyo na lang sa link mga sound. So napaka responsive din ng sealer nito mga sound, mga DIY. So titingnan natin to. So piling ko ito lang yung bubuksan. So medyo mabigat siya, nasa 31 kilos. Mas magaan daw yung value series nila, yung mas mura-mura konti na 10 kba. So ganito lang natin buksan. Kita nyo naman, sa pack pa lang, oh. So, noong una, mayroon ako ng isang EVR na Luxgen, yung nakatayo, yung patayo type. Dinispose ko yun mga kasound, no? Dahil sa may emergency na kailangan. So, ito, parang hindi ko na ito i-dispose kasi kailangan talaga natin to sa ating sound. Oops. Ay, hirap pala tanggalin. Wala kasi naghahawak ng camera ko. Yun, no? Sus, meron pa pala dito. Kala ko yun lang. Tapos dito... Sorry. Hirapan ako maghawak ng camera. Meron pa din pala dito. So, babalik tayo ulit sa content na ganito. More on ano tayo. DIY, no? At saka repair. Wow. So, ayan. So meron siyang dalang kabaong. Nahirapan ako, walang naghahawak ng camera ko. Post ko lang muna to para matanggal ko to. Titingnan natin. So ayan, meron siyang ito. Nakita nyo, meron pa. Napaka safety. Kaya salut sa sealer, no? Salamat sa sealer. Talagang inano niya na ano. So napaka safety ng item. So wala siyang nagiging damage. Meron pa siyang carton. So tuloy natin natanggalin 'to. Patulong muna ako. Okay, diba? Ayan. Medyo pinahirapan ako ito. Bigat. Baba ko muna. Yeah.
siapa sound? Sinkron tidak. Oh. Nih, meron pa pala sa looping. Iya. Alright. So yan mga ka-sound, mga ka-DIY. So nahihirapan ako magbukas. So yan yung papakita, diretso na tayo no. Papakita ko yung likod. Ayan. So meron siyang output stage. It is live, neutral. Merong ground dito na nakaano para sa ground no. Ito yung sa kanyang input. Tapos ito naman. So ayan. Yun yung kanyang harap. Normal time delay. Merong bypass o itong isa sa ibang AVR, ano ito? CT. Ito yung sa stabilizer. Ayan. So ayan, capacity niya is 10,000 watts. So take note, ito yung 100% efficiency nila na model. So power series. Kasi yung value series nila is 80% efficiency. So meron din tayong voltmeter dito na ano, output voltage saka sa input current. So tatry muna natin i-power on kung okay ba siya. So susubukan natin siya i-power on kung working ba siya talaga. Tapos pagkatapos nun, buksan na natin yung kwan para makita natin yung laman. So tara. So yung mga kasan, nakunik na natin ito. No? So ganyang klase yung kanyang connection. Ipit-ipit. Temporary muna. Try mo lang muna natin yun. Okay. So, saksak natin. Mamaya, yung live sa taas. Alright. So, ayan, try natin power on. Try na tester. So, ito yung kanyang bypass, no? Try mo natin. Ayan, gumagana naman siya mga kasawan, no? Pumapalo siya sa 200 kasi mababa multa ito sa ano. Yan yung bypass. So, subukan naman natin sa stabilizer. Ayan. One. Good. So, 220. Testiran natin, no? Dito. Kung 220 ba talaga yung output dito, Ace? Sa, ano? Ayan. Tingnan natin kung 220 ba yung output niya. So, 218. Ayan. So, 218 yung kanyang output dito. So, same. 218. Same. 218 yung kanyang output. So, meron yung trimmer sa loob, mga kasawan. No? So, nakikita ko good naman siya. Nasaan ka na? Nagbago yung camera. Nakikita ko good naman siya. So, 220, gumagana siya. Lahat gumagana. It means okay. So, ngayon mga kasawan, titingnan natin yung kanyang laman. No? So, patayin natin to. Alright. So, bubuksan natin mga kasano. Natanggal ko na yung mga screws. So, sabay-sabay natin tingnan yung kanya. Laman. 1, 2. Alright. Wow. So, yung mga ka-DIY, mga kasound, no? Napakaganda ng kanyang laman. So, dun sa Luxgen ko na EBR, isang servo lang na ganito. Na halos same lang yung laki dyan. Pero ito, dalawa. Dalawa yung kanyang transformer, no? So, talagang napakaganda niya. So, tingnan yung palad ko. Yan. Napakalaki niyan. Halos same lang ng laki ng ano. Nandun sa Luxgen ko dati itong servo. Pero yung sa Luxgen, isang servo lang yun. Ito, merong ano, dalawang transformer sa loob. So, ayan. Ang ganda. So, ganda ng
kanyang laman. Sumalaki talaga yung supply niya mga kasama. Tingnan nyo. Napakalaki ng kanyang ano, yung kanyang servo. Malaki din. Halos yung laki dun sa ano ko dati. Isa lang nga yun na iba. So malalaman lang performance nito mga kasound, mga DIY, kung masusubukan na natin talaga ito sa ano, sa bakbakan. Yung napansin ko lang yung kanyang servo motor ay yung kanyang itong ganito niya sa dati, dalawa kasi yan, magkabilaan yung sa Lux Gen ko. Kurintihan ka diyan. Ayan, ulitin ko. Ayan yung brand, Highmark. So sa ganitong variant is Power Series, so 100% efficiency. Nakalagay doon sa kanyang ano, yung isa nito is mas mura, 9,000 plus, 80% efficiency, which is yung value series, 10 kVA din. Pero 80%, it means mas mababa to. Kaya medyo mas mahal to kasi 100% efficiency. So yun lang muna mga kasound, no? Sana'y nagustuhan nyo ang video na to. Kita-kit sa next video. God bless. Don't forget to hit that like and subscribe sa ating channel kung gusto nyo ang video na to. So shout out sa aking cameraman, pasensya na kayo sa room natin. Shout out sa ating cameraman kanina, Ace Valley. So ayan, tingnan nyo yung room ko mga kasound. Ganyan. Nagiging shop. Hindi pa sinatapos ng room ko. So yun mga kadayo mga kasound, yun lang. God bless. See you sa next video. Bye for now. Peter Sound.